napapangalawhan nga itong lugar na ito pagpatay ang mga ilaw. Nakabelong itim daw. Tapos hindi na nakita yung mukha kasi nga nakaganan yung belo. Tsaka medyo nakayo po yata pa nagpapakita. Sabi nila, yun daw ate, yung babaeng nada sa mga pictures dito, yung mga lumang pictures dito. Bale, ito yung sinasabi nila si ate, yung nakikita nila dun sa ICR. Dito mukha nakatingin siya dun sa kasa ko. Pero hindi siya mukhang kasal dun sa big room. Tapos ito rin, maitin din. Yung si ate, yung pumunta na nagpaparamdam dito, nagpapakita. Sabi dito daw mayroon din si kuya eh. Ang tawag ko namin dito sa ate si Kuya. Yung nakita ko lang dito ay si Kuya lalaki. Ay nung akong bukoy bababa na papunta hagdan dyan sa taas, may nakita po ako. Pero wala siyang ulo. Katawan lang. Mga ilang araw uli, maulan uli siya. Kasama ko na po yung kasama ko sa trabaho si Nena. Nakita namin may ulo naman siya nasa sahig. Matagal ko siyang nakita eh. Matagal ko siyang para bagang tinitigan ko pa at baka nga mamaya ako naman rin nagkakamali. Kaya sabi ko eh, oh, baka yun nga yung sinasabi nila si Kuya. Tapos yung ulo niya, nung kilangan dito din siya. Dito sa baba, dito naman sa sahig. Sa pagpapalit ng panahon, tila nag-iiba rin ang anyo at ang silbi ng gusalang ito para sa mga taga-Tayabas, Quezon. Una itong itinayo para maging tahanan ng hustisya. Naging luklukan ng kapangyarihan hanggang sa naging bulwagang pambayan. At ngayon naman, ay palatandaan ng kasaysayan. Ito ang kasang komunidad de Tayabas. Ngunit hindi lang daw ang mga taga-Quezon ang nakinabang at patuloy na nakikinabang sa naturang lugar. Dahil ito rin daw ay tahanan ng mga kaluluwang gala, luklukan ng naibang kapangyarihan at bulwagang pangilimental. O, Sir Renay, good morning. Buksan ang mga mata. Malas ng pandinig. Malawakin ang isip. Dahil ang mundo, napabalot ang misteryo. Bayan ng Tayabas, Quezon, 235 taon nang nakatirik rito ang gusaling ito, ang Casa Comunidad de Tayabas. Kaya nga po ang tawag dito ay Casa Comunidad de Tayabas, ito po ay tahanan ng pamayanan ng Tayabas. So this is a public building at maaari pong bumisita ang mga kahit sino dito. Dito na po ang maraming kasaysayan ng Tayabas. In fact, dito nga minsan ay naging tanggapan ni Pangulong Manuel Quezon ang mga gobernador silyo sa panahon ng Spanish dito nag-opsina, naging tanggapan. In other words, ito yung central seat of government ng lalawigan ng Tayabas. Itinanghal bilang pinakamalaking bahay na bato sa buong Pilipinas dahil sa kanyang massive structure. Sa maraming renovation ng gusaling ito. Kaya't may pagkamoderno na rin ang itsura rito ng ilang mga sinip. Sa pangalawang palapag ay matatagpuan yung hall. Ito ay parang cheddar style. Na may kaugnayan sa
sa sining at kultura. Dati doon ang matatagpuan ang tanggapan ng turismo at yung dating library. Noong 1776, itinayo ito para gawing tribunal sa panahon ni Gobernador Silio Francisco Lopez. Naging guest house nga ng mga Spanish dignitaries noong 1836 hanggang sa naging garrison ng mga Filipino soldiers noong World War II. Hanggang sa naging dineklara bilang National Historical Landmark noong 1978. Bukod pa roon, maalala ninyo, sabi ko nga ito ay ginagawang garrison ng Filipino soldiers, ng mga kawal na Pilipino. May mga pag-torture, may mga pagpapahirap, at may mga siguro yung mga binawian ng buhay ng mga taong tumuloy dito. Walang dudang bahagi na ng kasaysayan ang strukturang ito sa mahigit 2 siglong nakatayo ito. Ngunit may mga dating residente raw dito, tilang hindi nalunisan. Lalaki at babae ang madalas magpakita dito in the form of parang imahe ng mga naglalakad na lilalang.